So nandito tayo mga Chipapi ha. Tutulungan ko kayo kung paano yung pinaka the best na pamalit para dito sa chain butter sa C200 natin. Kung mapapansin nyo, yung swing arm niya medyo may damage na siya kasi sira na yung chain butter niya. Actually, makakabili kayo ng mga chain butter para sa C200S natin, C200X, C200II. Same lang po naman yan. Makakabili kayo niyan sa Motostar mismo. Sa replacement, hindi ko alam kung ano yung kasukat. Pero alam ko sa Motostar mismo. Pero kahit magpalit kayo ng bago ng chain butter, dahil nga po, syempre, Chinese, medyo malambot po yung goma nun. Mabilis din siyang nasisira. So, magkakadobli-dobli na naman kayo ng gas. So, tulad nito, kakakabit lang ito. Sira na naman yung chain butter niya. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung pinakamagandang alternative na para dito sa chain butter ng C200 na. Ito yung tinatawag na Korean belt. Pasensya na po, medyo madimo yung kamay ko kasi nagsusuot na ako kanina doon. Ito pong Korean belt na to, mabibili nyo to sa mga auto supply. Sabihin nyo lang Korean belt, napakatibay po nito. Bili lang kayo ng isang ruler, then ikat nyo lang na sasakto para sa 200 natin. Actually, nagkat na ako kanina. Ito yan mga chipa, kinat ko lang siya ng cutter. Medyo matigas po kasi yan. So, ikat nyo ng cutter. At least, mga 2 inches dito sa parting baba. Then, sa parting taas, medyo laparan nyo ng konti. Parang ganyan yung gawin yung korte. So, pag nakat nyo na yan, siguro mga ano to ha, 7 inches o 6. Magkat kayo. Natansyahin nyo lang yung sa dating question nung chain butter natin, yung paglalapatan. Tansyahin nyo yung haba. So, kung hanggang dito yun, kasi hanggang doon sa loob, tansyahin nyo yung paglalapatan niya. Mas maganda, tanggalin niyo yung mud guard natin ha, para makakilos kayo na maganda kung magsasapak na tayo itong chain butter. O, kung mapapansin nyo, meron po itong pinahid na ako na contact cement o mas kilala sa iba na rugby. Pag nakapagkat na kayo, pahiran nyo yung ng rugby yung isang part nung Korean belt natin. Then, patigilan nyo lang ng konti. Itapat nyo sa electric pan, mas maganda. Then, dito sa part ng swing arm, linisin nyo lang yung paglalapatan. Linisin nyo dito, steel brushin nyo, punasin nyo ng basahan, or kung ano mang chemical, whatever. Basta free from grease. Linisin nyo siya mga chipapi. Then, papahiran din natin to ng contact cement or rugby. Huwag po kayong mag-alala, pag dumikit yun, yung Korean belt natin, solid na solid po yun mga chipapi. Hindi basta-basta matatanggal yun kasi ganun po yung nakagamit sa C2S ko. 3 years na po, hindi naman siya natatanggal. So, papakita ko sa inyo yung pagpapahid dito sa swing arm. Doon sa Korean belt, hindi ko na naipakita sa inyo kasi hinabol ko na lang itong content na to. Dahil maraming nagre-request dito nung nakaraan. Sakto, i-share ko na sa inyo. May ginawa ako dito kay Chupapi! Nico! So dito, isuot ko lang yung kamay nyo para mapahiran nyo ng rugby or contact cement yung swing arm na paglalapatan natin na part ng swing arm. Uy! So yun. Hindi ka kahit tsuka eh. Pahiran nyo lang yan doon sa paglalapatan. Kung hanggang sa inyo ilalapat yung swing arm ha, tansya ko mga hanggang dito. Then, kung may sumobra man yan, linisin nyo na lang. Linisin nyo na lang kung may sumobra man. Ilapat nyo lang dyan. Then, i-make sure nyo din hanggang loob, malalatagan nyo siya. Tsagayin nyo lang mga chipapi, medyo mahirap lang talaga isuot yung daliri. Pero, para sa ekonomiya, kailangan tsagayin nyo. Or, kung gusto nyo, bumili kayo ng bagong chain butter. Nasa sa inyo yan. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kahit bumili kayo ng bago nun, saglit lang yun. Masisira na naman yun. Ito, tested na namin to. Pang matagalan yan, mga chipapi.
So after natin madikitan doon, patiyuin lang din natin siya ng mga ilang minuto. Kaya, mga ilang minuto ha? Mga 30 minutes. Tagal naman nun. Mga ano lang. Mga 5 minutes siguro. Isang yose, ganun dalawa. Then, yung sa kabilang part, pinapatuyo din natin. So habang pinapatuyo natin, yose-yose muna tayo ni si Papi. Nico. So yun, yosi muna tayo, chill-chill. Kasi hindi natin pwedeng basta idikit yun pagka hindi pa totally tuyo. Kasi mas maganda yung contact niya. Pag tuyo na yung isang surface, then tuyo na yung isang surface. Pag pinag-delete mo yun, talagang solid na yun, mga chupapi. Kalipas ng ilang minuto, okay, natuyo na yung sa swing arm natin na contact cement na pinahid natin. Then yun dito, tuyo na din. Then it's time para ilapat na natin siya. So, medyo masalimuot lang dito. Isusot nyo lang yan. Hanggang dun sa dulo. Kung hanggang saan yung pwesto nung sa chain butter natin. Yan. Ito yung sa lumang chain butter ko. Eh. So, pag nadikit na natin yan, ipress nyo lang yan. I-press nyo lang mabuti yan, mga chupapi. Ayun, oh. Solid na yan. Napakatibay nga nito, mga chupapi. Bibilang na ng ilang taon itong DIY chain butter natin. Pero hindi nyo basta-basta masisira yan. Napakatibay niyang chain butter na ginawa natin, mga chupapi. So, kita nyo, sakto-sakto yung korte niya. O, diba? Solid yan. So, pag kinapit na natin yung mudguard dito, hindi na masyadong mapapansin yan. Then, pagka nadumihan na yan, magiging kulay itim na yan, pag tagal-tagal, hindi nyo na mapapansin yan. So, ito yung pinaka malupit na chain butter na alternative or replacement na pwede tayo mag-DIY. Napaka-solid po nito, mga chupapi. Then, yung dikit nito sa contact cement dito sa swing arm, hindi nyo po basta-basta matatanggal na yan kung daan lang ng kadena. Tested na po namin yan sa mga ilang C2S na nagawa natin. Then, gayon na rin siyempre dun sa C2S ko. Mas matibay pa to kumpara dun sa stock na chain buffer natin na ilang buwan lang. Nasisira din agad yun eh. So, paano? Hanggang dito na tayo, mga chupapi. Salamat kay chupapi Nico sa pakikibagi sa Evangelio. Shout out sa mga chupapi natin at patuloy na suporta. Sana nakatulong yung senior ko sa inyo para dito sa DIY chain buffer para sa C200S natin. So, ilalapag ko na ang closing ceremony sa inyo, kapayapaan. Mayo kayo at makarami. Yan!